nakakapag-minimaintain siya ng mga malalaking pores. So, kaya maganda talaga mag-skin icing. Hi guys! Welcome back to my channel and welcome po dun sa mga bago lang at napindot lang itong aking channel. Please subscribe na at para malaman nyo kung ano yung aking mga ginagawa, please stay tuned. So ako po si Frances, nabablog po ako, gumagawa po ako ng mga video, random videos regarding DIY, skincare, lifestyle, mga minsan pinupuntahan dito sa loob ng UAE, mga ganun bagay. So yun guys, so hindi na natin papahabain to. For today's video, gagawa po tayo ng DIY Beauty Ice Cube. Ayan, kung kayo po ay medyo namuproblema sa kondisyon ng inyong mukha, so especially doon sa may mga tumutubong pimples, or sabihin na natin nasa edad na po tayo ng medyo nag, alam nyo na, medyo lumalabas na yung ating mga wrinkles, yung mga fine lines, yung mga uneven skin tone, ganun. So makakatulong po itong gagawin natin for today at napakadali lamang niya. So ngayon gagawa po tayo ng green tea na may cinnamon at may konting tea tree oil. Nagagawin natin siyang palalamigin natin na magiging siyang ice cube. So ano ba guys ang makukuha natin sa facial skin icing? Ano ba yung mga benefits nito? So unang-una guys, yun nga, nare-reduce na yung puffiness ng mukha natin. Kaya kung pansin nyo minsan pagising nyo sa umaga, ako napapansin ko yun eh, may mga times na ganun. Pagising ko sa umaga, pagpapasok na ako, so, syempre nakaligo na ako. Ang lobo ng mukha ko, alam mo yun, para siyang nagsuswell or hindi ko maintindihan. Tapos syempre, especially yung ating eye bag dito sa mata natin, usually dyan nagpa-puff yan. So nakakatulong yun guys, para ma-reduce yun yung puffiness ng mukha natin. Tapos syempre, nakakapag-ease din siya ng mga acne. So yun yung kagandahan doon sa mga taong medyo nagsasuffer ngayon sa pimples, sa acne. So yun, kapag naglalagay tayo, nag-icing tayo, skin icing tayo, nare-reduce din niya yun, napapakalma niya kumbaga yung mga pimples, yung mga acne, at nakakatulong din siya mag-reduce ng sign of aging. So yun, so kapag meron na tayo mga visible wrinkles, visible fine lines, ayan, nakakatulong yan kapag naglalagay tayo o skin icing tayo. Ayun guys, so ano bang mga ingredient na gagamitin natin? Napakadali lang guys, kailangan lang natin ng green tea bag. So for sure, meron kayo niyan. Kahit na anong brand naman na yan guys. Basta as long na green tea siya. Tapos cinnamon stick. Yun, mas maganda kasi kung cinnamon stick yung gagamitin natin. Tapos kung meron kayong tea tree oil. Although, optional naman na yun guys. So kung wala, okay lang. Mag-stick na lang tayo sa green tea and sa cinnamon powder. Cinnamon stick, sorry. So, ipapakita ko syempre kung paano siya gagawin. Na alam naman natin napakadali lang. So, kailangan mo lang din na magkaroon ka ng ice tray. So, ganito siya, guys. Ayan. Kahit na anong korte naman 'yan, guys, o kahit na anong size. As long na meron kayong ganito. Mas maganda kasi kung silicone 'yung dito para mabilis niyo siyang mapapak. Up. Yan. So, mas mabilis nyo makukuha yung eye. So, ganito lang. Basic lang naman, guys. Kahit na anong meron kayo, mabibilan nyo naman to sa kahit na anong store. Yun, guys. So, yun. Ano ba yung benefits ng green tea? Ba't kailangan natin gamitin yung green tea? So, alam naman natin na ang green tea ay mayroong anti-inflammatory property. So, napakaganda niya para sa pag-heal ng mga pimples, ng mga acne. Meron din siyang anti-aging properties. Maganda naman talaga ang green tea para sa katawan, di ba? Iniinom nga natin siya. So, hindi lalagay din natin yung sa skin. At meron siyang natural, alam mo yun, pwede siyang maging toner. Kaya nga guys, kung mababalikan nyo yung previous ko na video, gumawa ako ng DIY toner. Ayun. Kung halimbawa naubos na kayo ng toner nyo at kailangan nyo lang ng toner for how many days, pwede nyo din subukan ng gawin. Yun ginawa ko na pinagsama ko yung apple cider vinegar at yung green tea. Kasi nga maganda rin ang green tea para sa balat. Ayun. Research nyo na lang guys kung ano yung mga benefits. Marami yan guys maliban sa mga sinabi ko ngayon. At alam naman natin lahat na maganda talaga ang green tea para sa katawan o sa kalusugan.
pwede rin sa skin. So yun, ang cinnamon naman guys, ang cinnamon kasi meron siyang antiseptic properties. So same, ganun, meron din siyang anti-inflammatory, mabilis siyang makapag-heal, makapag-ease ng mga acne, ng mga pimples, especially yung mga talagang nagsusumigaw, mga ganun. So kapag nag skin icing tayo na merong cinnamon, mas mabilis o mas effective siya para umimpase na onti yung mga pimples natin dyan. Meron din kang cinnamon, meron din yung anti-aging properties. So pag pinagsama-sama natin lahat yan guys, napakaganda niya sa balat. Meron pang mga ibang beauty ice cube akong gagawin next time, ipapakita ko sa inyo. So yun guys, so all in all, itong gagamitin natin for today is usually pangpakalma ng mga pimples, pampaayos ng skin, ng skin tone natin. Yun sa ingredients na gagamitin natin. So, pwede rin tayong gumamit ng pangpapote, pampaglow. Yun yung minsan gagawa din ako ng video regarding doon. So, yun. Pwede rin tayong gumamit ng coffee, ice cube. Maganda rin yun. Antioxidants. Yun. Anyway, so yun guys, umpisa na natin para yun, makuha nyo na agad kung anong gagawin nyo para ma-apply nyo na rin sa inyo. Disclaimer lang pala, so itong pag-icing, skin icing natin, hindi ko sinasabi o nare-recommend sa lahat. Again, sinasabi ko to na isa to sa mga natutunan ko na pwede nating i-apply sa ating mukha na nakakakuha naman din ng benefits. Pero guys, kung halimbawa, kailangan nyo pa rin kumonsulta kung meron kayong severe condition sa inyong mukha. At hindi ko pwedeng sabihin na itong makakapag-cure. Hindi. Kailangan nyo lang na ikonsulta nyo muna sa doktor kung pwede ba yung mga ganitong bagay sa inyo. Yan sa kanyo subukan. Pero sa mga gusto lang naman mag-try na medyo may mga pimples dyan, yun. Try nyo guys. So, paano ba yan? Pisaan na natin. Kailangan natin ng 1 cup of water. Depende kung gaano karami gusto nyong gawin. Pero para sa video na ito, kailangan ko lang ng 1 cup of water na kailangan natin pakuluan sa very low fire. Maglalagay tayo ng isang stick ng cinnamon. So, itatransfer na natin yung pinakuluan natin sa isang glass o kahit na anong container meron kayo. Nalalagyan natin ngayon ng isang green tea bag. Idagdag na natin ngayon yung iba pang sticks ng cinnamon. Takpan lang natin and leave for about 10 to 15 minutes hanggang sa lumamig siya. And then after that, pwede na natin tanggalin yung tea bag. Kaya ako ginamit tong lagayan na to dahil meron tong cover na merong butas. So ayan ang gagamitin ko para ibuhos ko doon sa ice tray guys. At kung meron kayong tea tree oil, lagyan nyo ng 1 to 2 drops each cube. And we're done! Good morning guys! So ngayon, maglalagay na tayo ng ice dito sa ating mukha. Yung ginawa natin na yun nga, green tea with cinnamon at nilagyan ko ng konting tea tree oil. Ayun guys. So nakagawa na ako niyan noon. Syempre ginagamit ko naman na siya noon pa. So meron pa tayong, ayan, tira. So, ayan guys, di ba? So, dahil morning nga ngayon, usually nilalagay ko siya o nag-a-apply ako ng ice every morning. Siyempre, kailangan bago tayo mag-skin icing, dapat malinis na yung ating face. So, siyempre, naghilamos na ako gamit itong Cosrx Good Morning Cleanser. Ayan. So, kung gusto nyo malaman kung bakit ba ito maganda at kung bakit ko ba ito ginagamit, ayun, panoorin niyo meron akong short video regarding dito. So, nag-vlog din ako regarding dito sa Good Morning Cosrx. Maganda kasi siya, especially doon sa mga sensitive skin. So, yun guys. So, let's go na. Umpisahan na natin. So, syempre, kaya nga gusto ko ng ganitong klaseng tray, yung silicone, para mas mabilis siyang lumabas. Ganyan. So, syempre, dito na lang tayo sa CR magaganito para hindi nagdudumi kasi syempre, tutulo yan.
Ganyan lang naman. Napakadali lang naman ito, guys. So, basic lang naman. Siyempre, circular motion. Yan ang ginagawa ko. Half ng face ko muna. Yan. Tapos, siyempre, around your eyes. Especially dyan. Bakit ba kasi maganda to? Di ba? Na-explain ko naman na. Kasi nga, nakakapag reduce to ng skin aging, ng puffiness ng mukha. Especially ito rin yung sa ating eye bags, round of eyes. Yan. Nakakapag-minimal din siya ng mga malalaking pores. So, kaya maganda talaga mag-skin icing. At saka based na rin naman sa mga research, syempre, nagtitingin-tingin at nagpapasabasa rin tayo. Yung mga ibang dermatologist, sinabi rin talaga nila na maganda rin naman mag-skin icing once in a while. Basta wag lang natin masyadong patatagalin. Kasi iba rin yung effect nun kapag masyadong nababad yung skin mo sa ganito kalamig. Hindi pwede. Magkakaroon ng skin irritation. So like, maximum of 4 minutes ganyan. Or 3 minutes nga lang. So dahil maliit lang yung kulma ng aking eyes tray. So usually mga dalawa yung nagkagamit ko. Pero depende kasi yung eyes tray nyo na mabibili nyo o meron kayo. Minsan may malalaking kulma siya. Kahit isa lang yan, pwede na yun. Ako lagi kong tinatagalan kung saan yung meron akong pimples. Kasi nga, ano bang nagagawa nito? Nakakapag-reduce nga rito ng inflammation at nakakapag-heal siya ng acne. Ang sarap sa ano, pakiramdam talaga, guys. As in. Pansin nyo talaga minsan pag umaga, may mga times na mapapansin nyo yung mukha nyo parang lobo. Or alam mo yung parang manas, ganyan. Nakakatulong din yan pag skinizing. Yun nga lang na plain na water, di ba? So, ice na siya. May benefits ka na makukuha. What more kung lalagyan pa natin ng mga ganitong klaseng green tea, cinnamon, na mas magkakaroon pa ng benefits kapag in-apply natin sa skin natin. Tuturuan ko pa kayo guys ng iba pang DIY na alam ko na pwede rin natin gawin skin icing. Like yung turmeric. Yan. Siyempre maganda rin yan. Hindi ko lang yung ginagawa ang face mask, ginagawa ko rin siyang ganito. Ngayon guys, so hindi nyo kaya yung direct sa skin nyo dahil nga malamig. Minsan may mga taong hindi nalga nila kaya. So, gaya nga ng sabi ko, kung meron kayong muslin cloth o yung maninipis lang klase ng tela, ibalot nyo siya doon tapos sa kanyang ilapat sa inyong mukha. Pero kung hindi na ako gumamit kasi wala na rin yung muslin cloth ko noon pa, naitapon ko na siya gawa nung lagi ako nagaganito. So, carry ko naman siya. Tolerate ko naman sa akin yung tolerate ko naman yung lamig ng eyes. Nasanay na rin kasi guys. So, yun lang naman guys. So, after nyan, syempre, dahil nga meron siyang tita, green tea and everything, yan. So, stay na naman natin siya sa ating mukha for 10 minutes. Saka natin hilamusan. 10 minutes to 15, nasa inyo yan. Maganda kasi mas ma-absorb. Tapos yun, saka muna lang hilamusan ng warm water. Ganun lang naman. Syempre, hindi ka naman pwede magpa-print ng kahit na ano. Tapos may ganyan ka pa sa mukha. Mas maganda kung clear talaga siya. So, hilamusan na lang natin later ng warm water bago kayo umalis o mag-apply ng anything. So, yun lang naman guys. Napakadali lang naman, diba? So, yan. Try nyo. Gawin nyo to like if hindi nyo naman kaya ng everyday, then kahit tatlong beses, apat na beses sa isang linggo. Yan. Kung may time kayo sa umaga, do it. O kung wala naman din, pwede rin naman sa gabi. So, yun, di ba guys, napakadali lang. As in, sobrang dali lang yung gawin. So, yun, i-recommend ko sa inyo guys na gawin nyo siya like once a day. Pero huwag nyo patatagalin masyado sa e-balat nyo. Hindi siya dapat lalagpas ng 45 minutes. Masyado na siyang matagal kasi meron din siyang, hindi na siya ganun kaganda
sa ating balat kapag masyado siyang masyadong tumagal yung eyes, sobrang lamig mo sa ating skin. Kung meron naman din kayong manipis na cloth or muslin cloth or anything dyan, alam nyo yung mga lampen, yung mga ganon, para mabalot nyo yung eyes dun bago nyo i-direct sa skin nyo para hindi naman makasama. Yun guys. So yun guys. So yun, gawin natin yun once a day. Tingnan natin kung anong magiging resulta. Tingnan nyo kung mag makikita nyo rin yung pores nyo, naliliit din siya. O yun, medyo hindi na siya ganun kalaki. Pansinin nyo guys, kasi napansin ko yan nung ina-apply ko siya noon, yung ginagawa ko siya. Tapos update nyo ko guys, mag-comment kayo please. Yun, sana nagustuhan nyo yung video na ito at sana may nakuha kayong bagong tip para na magpaganda, para pagandahin ang ating yun, yung sarili. Pero lagi ko ipapaalala sa inyo, ang kagandahan naman ay laging hindi lang sa panlabas. So, kailangan maging happy tayo from inside, maging thankful tayo sa lahat ng mga meron tayo para yung aura natin maganda. Kahit na anong problema pa dumadating sa atin, pray lang tayo at laging positive. So, magiging okay tayo from inside at saka sa outside. Yun lang naman guys. So, God bless us all. Thank you for watching and please leave your comment down. Don't forget to like. At kung doon sa mga bago lang, subscribe na kayo guys. Okay guys? Let's be friends. Thank you so much for watching. God bless us all. Bye!